Yung po mga nagugutom-gutom na, pwede pong magmerienda doon sa waiting area. Samahan po natin ang ating mga kapatid na nagpapasalamat. Cardenas family, Jonathan at Kayla Torre, Loli Pireña at pamilya, Eddie Nicolas at pamilya, Mirna Bidamo, Kapisanan Apostolado ng Panalangin, Kapatiran ng Mahal na Nalangin sa Lolo, Domino Seda, Glosan Juan, Gloria Martinez at pamilya, Calabria family, Pining Bida at pamilya, Bani Ras at pamilya, Malu Arsiaga at pamilya, Eddie de la Peña Florida at pamilya, Belen Sumagi, Nelly Ondo, Sita Ernie, Cora Magsino, Lenny Hernandez at pamilya, Lorna Almares, Lois Guerra, Ninita Pirey at pamilya, sa kagalingan ni Eson at 18th anniversary ni Raymond at Len Hernandez, sa kagalingan ni Robert Poha, mas sponsor sa inanalangin sa Klolo, Lidia Calabia, Bioli de la Cruz, Belen Magura, Kuring, Aure, pasasalamat ni Rafael at Pasita Alegre sa pagsapit ng 54 na taong anibersaryo ng kasal. Pasasalamat din po ni Pasita Lopez, Mindalanditio, Celia at Pamilya, Seni Poha at Pamilya, Sita Mendoza, Carmi Baas, Leti Gumapak, Nenet Mache, Nabisio at Pamilya, Lolet Pendon at pamilya, Piling Tejero at pamilya, Emma Pendon at pamilya, Belen Crucillo, Baby Ondo at pamilya, Mercy Samong, Puring Rapples at pamilya, Piling Pinang Pirey at pamilya, Ipet Lodi Garcia at pamilya, Lori P. de la Cruz, Cora Lascano, Luchi de Mapilis. Pasasalamat din, sponsor po sa inanalangin sa Klolo, Victoria de la Cruz. Idalangin din natin po Victoria D. Cuello, sponsor po sa inalagay sa Klolo. Idalangin din po natin ang mga yumaong, lahat ng yumaong kasapi sa Apostolado ng Panalangin, lahat ng yumaong deboto ng inalagay sa Klolo, Nelson, Emer, Licha, Emiliano, Pasita, Monsignor Chito Bernardo, Lina, Severino, Loretta, Florentino, Rafael, Laura, Pablo, Salustia, Amy, Herbasia, Stanislao, Alfredo Senior, Minandro, Gabriel, Enriqueta, Braulio, Cunigunda, Andri, Ardi, Elmo, Gina, Lorenzo, Resti, Angeles, Abling, Marcin, Anita, Isayas, Ben, Perry, Remy, Nomer, Jenny, Cesar, Emilio, Monica, Sixto, Fe, Vicenta, Iday, Juan, Juana, Lorenzo, Carlos, Maria, Emiliano, Monica, Maria, Serapin, Ruth, Anastasio, Maria, Aurora, Patrocinia, Gabina, Belen, Berna, Crisologo, Jose, Jose Marie, Agustin, Maria Candelaria, Juan, Sibera, at lahat ng pumano sa angkan. Muli po, isang magandang hapon po. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang mangunguna po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating cura paroko, si Reverend Father Alan C. Valero. Tatayo po tayo. Mahal na puso.
kupin, akitin ang puso namin, nang grasya mo'y kamtin. O Kristo'y dinggin, aming panalangin, laging ang tinin, ang puso sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso na ating Panginoong Jesus, at ating damahin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng puso ni Jesus ang nagpapadama sa atin ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagkalinga at awa. Kaya naman, dumulog tayo sa pag-ibig ng Diyos na magibigay sa atin ang himala kung saan ating mapagtatagumpayan na ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan, natukit ang pagsubok na ito ng COVID-19. Kaya dumulog tayo na nananalig sa pag-ibig ng Diyos at itaas natin sa Kanya ang ating mga kasalanan at hilingin natin ay gawad niya ang Kanyang kapatawaran para maging marapat tayo sa pag-ing na ito ng Kanyang pagmamahal. Kamahal-mahal ang puso ni Jesus, pinapatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kamahal-mahal ang puso ni Jesus, kami ay dinala mo sa iyong kaharian para makamtan namin ang kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kamahal-mahal ang puso ni Jesus, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan at walang katapusan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Binupuri ka at ipinagdaramal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagkapanangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway pagintapating madaluyan nang nagumabaw na bati sa mga biyayang iyong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo po tayo.
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay na paraon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya. At ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saninlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa kanya. Hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntunin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pitutugon, pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Tugon. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag. Tugon. Pag-ibig mong walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy, humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya ay utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gawa na saksihan ng Israel. Tugon. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Hindi na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Tugon. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya namay sa atin. Sapagkat
pinagkakalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag ni Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin ang pagkapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat nilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at tinayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. O Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Binigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yung marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin kay lahat na napapagalatay bigatan ng iyong pasanin at kay pagpapahingahin ko. Pasanin niyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusupong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Upo po tayo. Gaano nga po ba tayo kamahal ng ating Panginoong Hesus? Paano nga ba magmahal ang kanyang kabanal-mahalalang puso? No? Sa ating mga pagbasa, sa kapistahan ito, pinapahayag sa atin kung paano magmahal ang ating Panginoong Hesus. At sana tayo rin, no, nagdedebosyon sa kanyang kabanal-banalang puso, ay magkaroon ng katulad ng puso ni Jesus upang sa ganong pag-ibig din ang maibabahagi natin sa ating kapwa. Unang-una, ang pag-ibig ni Jesus ay pag-ibig na may forever. Yan. May forever ang pag-ibig ni Jesus. Sa ating unang pagbasa, no, mula sa aklat ng Deuteronomio, ipinahayag ni Moises sa mga tao kung paano simula pa nung una, no, ang Diyos ay laging nariyan para ipadama ang pag-ibig sa kanyang piniling sambayanan. No? Siya ang pumili sa sambayan ng Israel, siya ang nagmahal ng tapat sa bayang Israel. At magmula sa kanilang mga ninuno, no, hanggang sa pinangakong tagapagligtas na natiling tapat at nagmamahal ang Diyos sa kanyang piniling bayan. No? Kaya masasabi natin na forever ang pag-ibig na binibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Hindi katulad sa panahon ngayon, ano, napakadaling mawala ang pag-ibig. No? Naalala ko nung mayroong isang lola, no, na nagpalista ng kanyang apo, no, apo na sa tuhod, no, na magpapabinyag. Sabi namin, lola, ba't kayo nagpapalista? Ay naku, ayaw intindihin ng apo ko, ng ina ng bata. Sabi niya, eh bakit ho? Eh kasi galit dun sa tatay. Eh bakit ho galit? Ako, ewan ko nga ho ba father sa batang yan. Nung sila ay magkasintahan, pilit namin pinaghihiwalay. Kasi nga, napakabata pa. Mapusok. No? Baka may mangyaring hindi dapat. No?
At kahit anong gawin namin paghiwalay, hindi mo paghiwalay. No? Sila raw ay nagmamahalan. No? Panghabang buhay daw kanila pag-ibigan at wala kaming karapatan na sila'y paghiwalayin. No? So yun. So wala kami nagawa, Father. At eto nga, no? Nagdalang tao na bata pa. Ang masakit nito, sinabi namin na pwede na sila magpakasal para yung bata ay hindi illegitimate at na sila'y magsama na, abay, ayaw na. Ayaw na. Sabi ko nga sa apo ko, abay, apo, nung kayo'y magkasintahan, pilit ko kayong pinaghihiwalay, ayaw mo. Ngayon naman, pilit ko na kayo magpakasal dahil pwede na kayo magpakasal at magkakaanak na kayo, ayaw niyo naman. Alam niyo, hindi ko makalimutan sinabi ng matanda, Father, ganun ba kadali mawala ang pag-ibig? Ay sabi ko, Lola, hindi ho talaga pag-ibig yun. Dahil ang pag-ibig nga ay forever, no? Pang walang hanggan. Hindi magwawakas, hindi magtatapos. Pag sinabi mo, mahal kita, hanggang sa huli. At ganyan ang ating Panginoong Jesus, no? Tayo minamahal niya ng walang katapusan. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig. At mapatutunayan niya ito dahil walang hanggang buhay ang kaloob niya sa atin. Pinakadakilang bunga ng kanyang pagmamahal sa atin. Ganoon naman sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Juan, pinapakita dito na ang ating Panginoong Jesus nga ay larawan ng pag-ibig ng Diyos. At sa paanong paraan na pinakita ng ating Panginoong Jesus ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan niya. Siya'y sinugo, no, para maging handog sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yan, no, inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus para makamta natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Gayon niya tayo kamahal. Sarili niyang buhay ang naging kabayaran para mapadama niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya nga sinabi niya, di ba? Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig na handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So ganyang tayo kamahal ng Diyos. Sabi nga ni Saint Mother Teresa of Calcutta, we give until it hurts. Kumbaga, sa ngalan ng pag-ibig, tayo magmahal hanggang tayo masaktan. At totoo naman yun, naniniwala ako doon, no? Ang tunay na pag-ibig, hindi pwedeng walang pagmamalasakit. Lagi may kalakip yung pagmamalasakit. May kalakip na sakripisyo, no? Kaya nga ang larawan ng inyong scapular, di ba? Ang puso ni Jesus. Ano nakalagay sa puso ni Jesus? Tinik, no? Koronang tinik. Dahil para ba sinasabi ni Jesus, ganito ko kayo kamahal, no? Handa ko magpakasakit para sa inyo. At sana ganun din ang ating pag-ibig, no? Handang magpakasakit, handang masaktan, basta may padama lang ang pagmamahal. At maraming mga magulang ang ganyan, ano? Nahihirapan na, nasasaktan na, napapagod na, pero patuloy pa rin sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Ganyan din halimbawa ang ating mga lingkod bayan, no? Na mga frontliners, no? Na nagpapagal. Napapagod na, nahihirapan na, pero patuloy pa rin sa paglilingkod. Ganon ang kanilang pagmamahal, no? At ganon ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Pag-ibig na handang magpakasakit. At panghuli, sa ating Ebanghelyo, sinabi natin Panginoong Jesus, lumapit kayo sa akin kayo lahat na napapagal at nabibigatan at kayo pagpapahingahin ko. Ako'y mamaamo at mababang loob at makakasumpong kayo nakapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ang ating Panginoong Jesus, sa kanya natin matagpuhan ang kapahingahan, no? Ito'y sinasalamin na pinahayag ng ating mahal na patrong si San Agustin. Diyos ko, kami nilikha mo para sa iyo at makakatagpo na kami ng kapahingahan sa piling mo. Tunay na sa piling ng ating Panginoong Jesus, matatagpuan natin ang kapahingahan. Na kapag tayo napapagod na at napapagal, no, sa pagsisikap na mamuhay bilang kanyang alagad, dumulog lang tayo sa kanya. Lumapit lang tayo sa kanya at sabihin natin, Lord, napapagod na ako. Lord, nahihirapan na ako. Lord, hindi ko na kaya. Huwag mo kong pababayaan. At maniwala kayo sa akin, no? Nandiyan ang ating Panginoong Jesus para bigyan tayo ng kapanatagan ng puso at kalooban. Alam nyo itong nagaganap na, yun nga, yung pananatili natin sa tahanan. Ngayon ko lang napagtanto na nakakapagod din pala, walang ginagawa, ano?
Nakakapagod din kasi ang umaandar ay ang utak, ang isip, kung ano-ano mga naiisip mo, kung ano-ano mga dumatakbo sa isipan mo na tuloy nababagabag ka talaga, naguguluhan ka sa totoo lang. Sino nakakaranas ng ganun, no? Di ba? Kung kailan wala kang ginagawa, tsaka ka naman nag-iisip na kung ano-ano. Kaya sa totoo lang, napakahalaga po ng prayer life, ng buhay panalangin sa panahong ito, no? Dahil sa paglapit natin at pagdulog kay Jesus, siya lang siya makakaunawa sa atin, no? Alam niya ang ating pinagdadaanan. Alam niya ang hirap na ating dinaranas. Alam niya yung takot na ating nararamdaman. At huwag tayo mag-atubili na lumapit sa Kanya. Naalala ko tuloy yung kwento, no? Alam niyo naman yung sigurado, yung kwento na tungkol doon sa footprints in the sand, no? Merong isang binata na naglalakad sa dagat at nakita niya na dalawang set of footprints ang iniiwan nila sa dagat. Siya kanya at sa ating Panginoong Jesus. At ito nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Naglalakad sila ni Jesus sa dalampasigan. Pero nung dumating ang panahon na parang nabibigatan ng kanyang kalooban, parang nahihirapan ng kanyang isip, puso, damdamin, no? Napansin niya, isa na lang na set ng footprints, sabi niya. Sinabi niya sa Panginoong Jesus, Panginoon, bakit ganon? Kung kailan nagmadaan ako sa mga hilahil ng aking buhay, isang set of footprints lang. Nasaan ka nung panahon kailangan kita? Sabi na ating Panginoong Jesus, ayun ba anak? Kaya isa lang ng set of footprints na nakikita mo kasi buhat-buhat kita. Karga-karga kita para makapagpahinga ka, no? Sa hilahil ng buhay. At ganyan ang ating Panginoong Jesus, no? Buhat-buhat niya tayo. Ang paborito kong term na ginamit ay yung ginamit ni Cardinal Tagle. Pasan-pasan niya tayo. Pasang awa. Pinapasan tayo ng Diyos dahil sa kanyang awa sa atin. At yun, huwag tayo mahiya. Sabi natin, pasanin mo ako, Panginoong Jesus, para makapagpahinga naman ako sa pagod na naranasan ko sa pakikibaka sa buhay. No? Huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya. Dahil yan ang paanyaya niya sa atin. At ganyan ang puso ni Jesus. Handa tayong pasanin. Sabi nga, hindi tayo mabigat para sa Kanya. We are not heavy. We are His brothers and sisters. No? Kaya niya tayong pasanin. Kaya niya tayong buhatin. Kaya niya tayong dalhin. Kasama ating mga pagsubok at hilahil sa buhay. So mga kapatid, sana ganun din tayo sa bawat isa, no? Kapag naramdaman natin ang kapwa natin na dumadaan sa pagsubok o naliligalay sa mga nagaganap, pasanin natin ang bawat isa. Naalala, kanina po, may nag-message sa amin, sa grupo namin, sa group messenger namin, na ipagdasal daw yung kanilang isa sa mga lingkod simbahan, sabi nung pari. Hindi niya naisip na yung kanilang organista, no? Batang-bata pa, at least mga 41 years old pa lang, ay magpapakamatay. Dahil sa depression, no? Na nararanasan, no? Nagulat siya, sabi niya, naku, it was a big shock for me. Hindi ko naisip, no? Hindi ko naramdaman na dumadaan siya sa mga tinding pagsubok, no? Kaya sabi niya, pray for your mga lingkod simbahan, pagdasal mo ang mga naglilingkod sa inyo, lalo yung mga dumadaan sa mga pagsubok, no? O yung mga depression na naranasan because of naranasan sa paligid natin, nagaganap sa paligid natin. Pasanin natin ang bawat isa. Tulungan natin ang bawat isa na maging matatag, malakas, at matibay. Dahil na rin si Jesus, ay nariyan ang puso ni Jesus na laging handang magmahal sa atin. Kaya mga kapatid, tularan natin ang mahal na puso ni Jesus, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, may forever. At ang pag-ibig ay handang magpakasakit. Ang kanyang pag-ibig ay handang magpakasakit. At ang kanyang pag-ibig ay handang pasanin tayo para tayo makapagpahinga. At nawa ganun din tayo sa bawat isa, no? Walang hanggan nating mahalin ang bawat isa, pagmanasakitan natin ang bawat isa, at pasanin natin ang bawat isa. Tatayo po tayo. Makakatawag tayo sa ating Ama na magpagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Ang ating pong itutugon.
Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapanipaniwala, tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na merong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay naway makatakpo ng ginhawa na mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao naway makatakpo ng walang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Buong pananalig po natin dulog sa Diyos ang ating mga sariling panalangin. Ama na ay mabaging tanggapin mo ang mga panalangin ito na inialay namin kaysa na tinusok na sibat ng puso ng iyong mahal na anak na buhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Upo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama namin lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ang inihain namin ay iyong maging kalugod-lugod na mga alay. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni kaway aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili na kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tigilirang sinibat dugo tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo dito'y nabanaan. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaan, luluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, hususin mo kami sa pag-ibig,
kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming obispo, ng tanang mga obispo, ng buong kaparian at ng mga laikong lingkod mo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na Himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, ang Birhen del Pilar, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Agustin na aming patron at si San Roque, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tatayo po tayo. Sa tagabiling managagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa salamit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yedya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Peace.
alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tuluhod po tayo. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa maayos pong komunyon, yung mga nasa ibaba po dito, dito po kayo pipila. Yung nandito po sa gawing ilaya, yung dito po sa gitna, dito sa gitna pipila. At yung nandoon po ay doon po pipila. Padalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banal ng sakramento. Minamahal ko po kayo na higit sa anumang bagay. At nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuli po kayo sa aking puso na parang sa parang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para kayo nasa akin. At iniugnay ko po ang aking buong sarili sa inyo. Amen. O mahal na puso, o loob ng Diyos, kapintig ng bayan ang iyong tibok. Puso ko'y pukawin hanggang kumilos. Magpasyat mga tawa, ibigin ang krus at managot sa kapwa na mahal sa'yo. Aking malas
ng pag-ibig sa kapwang kapos. Tao yung hinanap ng iyong matubos, sana'y matularan ka sa tayo po tayo. Manalangin tayo. Ama na'y mapagmahal, pag-alabi nawa ng pag-ibig sa aming kalooban, sa pagkasalo, sa pagmamahal mo, sa pakikinabang, at sa aming pag-akit ng iyong anak na araw-araw, matutuwa nawa namin makilala siya sa katauhan, na aming mga kapatid na iyong sambayanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo po tayo sa palaala. Hindi po naman nakalain na ganitong karami ang sisimba ngayong Kapistahan ng Puso. Yung pong ating mga nakauguli ang pag-aalay ng puso na sinusulatan ng kahilingan, kakaunti po ang aming inihanda. Yun po ay pinalta na lang ng sobre, ipamimigay po ang sobre ng pamunuan. At pagkatapos po ng final blessing, pipila po tayo ng maayos at iaalay natin doon sa harap ng mahal na puso. Ilagyan po natin ng pasasalamat at mga kahilingan ang ating so. Pwede naman pong hindi sulatan at ibulong na lamang doon ang ating kahilingan. Tatayo po tayo. Pati po sa daloy, ano, hindi po pwedeng dito nagdaan sa gitna, dito rin sa gitna dabalik. Hindi po dapat nagkakasalubong. Dapat po dito sa may poste kayo iikot, no? Yung dito sa may ibaba, dito sa may poste. Yung dito sa gitna, dito sa poste dito o doon sa kabilang poste. At yung pong doon sa may ilaya ay dito sa may poste. Ho, hindi po dapat nagkakasalubong. Hindi po dapat nagkakasalubong ang mga tumatanggap ng komunyon. Orasyon imparata para sa COVID-19. Makapangyarihan at pagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patubay laban sa COVID-19 na nagkapahirap sa marami at kumitinlan ng mga buhay. Kabayan mo ang mga dalbahasan at atasan na mukla sa mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Patubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Nakamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaan, wala hanggan ang mga pumanaw na. Pagalaban mo ng kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na ihinto ng paglagaro ng virus at ipagadya mo kami sa lahat ng mga tao. Niling namin ito sa pamagitan ng Yesu Cristo na buhay tagaring kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumudulo kami sa iyong patubay, mahalay na ng Diyos. Pakinggan mo aming mga kailangan sa aming pagkakailangan at pagkadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Marahati at pinagpalang Birheng Maria. Amen. Mahala Birheng Maria, pagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Agustin. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Awitan po natin ang mahal na puso ni Jesus. Mahal na po.
kasiraan mo kong nakamtan, pag-amin mo't pagtataman sa lihis at maling aral. Agustin, Amang marangal, ilaw namin at patnubay. Ipanalangin mo kami, mahal naming Patrong San Agustin, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong Panginoon. Panalangin tayo. Ama na ang makapangyarihan, ipagkalog mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubusawa sa amin ang pananahan ng Espiritu pa ikaw na batis ng kanunungan ay mabugusot na aming pananabik ay aming masaliksik. At ang larawan ng nawalang orihinal imahenis San Agustin ng aming parokya ay makabalik. Lalo sa nalapit na pagdiriwang ay kasadaan na tapat ng puntang anibersaryo ng ating parokya at sa 2021 at ikalimandang taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumati na walagi ang tulong ng Poong may kapal. Amen. Sa pag-aalay po ng handog, bawal pong humalik muna ngayon ano po sa mga imahen at pumunas sa mga images sa mga santo. O, iwasan muna po natin. Salamat po sa inyong pakikisa sa ginawa at pagdiriwang. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pupulahin kay lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo, taglay ang pag-ibig ni Jesus na handang magsakripisyo para sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Atin po ding i-observe ang social distancing sa paglalagay ng handog. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kukupin. Akitin ang puso namin ng grasya mo. Panatilihin po ang social distancing. Aming panahon.